Magandang araw mga bata sa ikalawang baitang. Narito tayo sa ikatlong markahan ng ating Araling Panlipunan, Week 3. At ang ating pag-aaralan ay sama-sama sa pangangalaga sa likas na yaman. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video ng ating YouTube channel. Sa aralin na ito, malalaman mo ang kahalagahan ng pangangalaga sa likas na yaman at ang pagpapanatili ng kalinisan sa inyong komunidad. Ang mga likas na yaman ay mahalaga sa ating komunidad. Dito nagmumula ang ating hanap buhay. Ngunit dahil sa araw-araw nating pagkamit sa mga likas na yaman, ay unti-unti natin itong napapabayaan at nasisira. Ang pagkasira ng likas na yaman ay dulot ng iba't ibang dahilan tulad ng mga sumusunod. Pagmimina at pagtutroso ng ilegal sa mga kabundukan. Pagkakaingin ng mga kagubatan upang gawing lupang sakahan o pagtayuan ng mga subdivision. Panguhuli sa maliliit na isda kaya nawawala ng pagkakataon ng mga ito upang muling magparami. At ang pagtatapon ng basura kung saan saan lalo na sa mga ilog at iba pang daluyan ng tubig. Tandaan na maraming masamang maidudulot ang labis sa pag-abuso sa likas na yaman. Kabilang na dito ang pagkuho ng lupa dahil sa walang tigil na pagpuputol ng mga puno sa kagubatan. Ang mga basura ang pangunahing dahilan kung bakit madalas ang pagbaha sa iba't ibang parte ng bansa. Ang mga basura naman na napupunta sa karagatan ay nakasasama sa mga isda at iba pang lamang dagat. Ito ay ilan lamang sa mga masamang dulot ng di natin pag-aalaga ng kalikasan. Ang Maricopa Mining Disaster noong 1996 at ang Flash Flood sa Ormoc, Leyte noong 1991. Maaari mong panoorin ang mga document report nito. I-click lamang ang mga link na nasa ating description box. Lahat tayo ay may magagawa upang mapangalagaan ang likas na yaman at mapanatili ang kalinisan ng ating komunidad. Malaking tulong sa pagbabawas ng basura sa paligid ang pagsisegregate o paghihiwa-hiwalay ng mga basura. Sa pamamagitan nito ay naihihiwalay ang mga basurang nabubulok sa mga basurang hindi nabubulok. Ang mga basura tulad ng balat ng prutas, balat ng gulay at dumi ng hayop ay maaaring gawing pataba ng lupa. Ang mga basura naman na hindi nabubulok ngunit pwedeng ipagbili sa junk shop upang i-recycle. Bawat isa sa atin ay may responsibilidad na pangalagaan ang kapaligiran. Halina't ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa na makikita sa page 15. Isulat sapat lang ang salitang tama kung ang sumusunod na pahayag ay tama at mali naman kung ito ay mali. Isulat ang inyong sagot sa papel. Una, pagtatapon ng basura sa ilog. Pangalawa, pagtatanim ng mga bagong puno sa kagubatan. Pangatlo, paggamit ng dinamita sa pangingisda. Pang-apat, paglilinis ng kapaligiran sa komunidad. At pang-lima, paggawa ng pataba mula sa mga nabubulok na basura. Ngayon naman ay suriin at pag-aralan ang mga larawan. Ikuhit ang masayang mukha kung ito ay tama at malungkot na mukha naman kung ito ay mali. Ito ay makikita sa gawain sa pagkatuto bilang 2, page 16. Maaari mong i-pause ang video na ito habang ikaw ay nagsasagot ng mga gawain.
para naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang tatlo na makikita sa page 16 at 17, piliin ang letra ng magiging epekto ng mga larawan sa bawat bilang. Isulat ang iyong sagot sa papel. Kayo naman po ay aatasan na kumuhit ng isang bituin, isulat sa loob nito ang mga paraan na magagawa mo upang mapangalagaan ang likas na yaman sa inyong komunidad. Gawin ito sa inyong papel para ito sa gawain sa pagkatuto bilang apat na makikita sa page 17. Gawain sa pagkatuto bilang 5 na makikita pa rin sa page 17, gamit ang iyong lapis, iguhit sa isang malinis na papel ang likas na yaman na nakikita mo sa inyong komunidad. At para naman sa huling gawain, tunanapat lang ng wastong salita o konsepto upang mabuo ang diwa ng pangungusap tungkol sa aralin. Ang mga pagpipilian, masagana, likas na yaman, hanap buhay. Babasahin ko ang mga pangungusap. Maaaring mong muling basahin ang mga pangungusap na ito, ipos lamang ang video na ito o kaya tingnan sa inyong Araling Panlipunan module. Ang patlang sa ating paligid ay nakakatulong sa ating pamumuhay. Sa mga ito, tayo ay nakakalikha ng iba't ibang patlang at produkto na siyang nakakatulong upang tayo ay makapamuhay ng maayos at patlang. Kaya naman, dapat natin itong pangalagaan. Tapos na ang ating aralin sa Araling Panlipunan Week 3. Maraming salamat sa inyong pakikinig.